Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jeep17TV. Thank you po sa lahat na sumusuporta sa aking channel for vlog for today. Yan po, lilipat natin to kasi masyado na silang marami dito sa ating breeding area. Cage 3, lilipat natin sila sa 2 kasi mas maluwang doon. So tara, samahan nyo kaming maglipat. So yan, dito yung aming kinatawag na cage 2 at growing area namin. Mas maganda kasi na kung napapansin nyo, lagi kung susundan nyo yung mga vlog ko about sa Muscovy Duck, wala na, hindi na namin sinasama talaga yung kanilang mga nanay. At mula nung ginagawa namin to, mga kabibi dyan, mga nanunod sa aking channel, hindi kami namamatayan at yun ang kagandaan ng hindi namin sinasama yung kanilang nanay. Hindi kami namamatayan sapagkat hindi namin alam bakit hindi kami namamatayan yung ginagawa namin ito. Pero ang kagandahan kasi ang purpose namin kaya hindi namin sinasama yung nanay para yung nanay makarecover, mangiklog siya agad. So yun yung ginagawa namin dito sa aming Muscovy Duck Farm. At tinan mo to, 20 heads to. At yung mga nandun, malapit na naman. Ito pag maglumaki sila, mga 2 weeks to 3 weeks sila dito, lilipat na namin sila sa lupa. At yun ang kagandahan, yun o, anak ng Peking Duck na yun, yung Pulley Brown. Yan. Ito yung mga may halong mga Peking Duck na to at sa mga itik. Mga patutik na yung tawag yung iba dito. Yan, yung mga brown o. Yan, yun ang kagandahan po ng meron kayong mga ganito. Tapos yung kung susundan mo yung vlog ko, meron kaming mas maliit dito, yung pinagkuhanan natin kanina. At dun sa mas maliit, kasya lang dun sana yung 10. Pero ito kasi 20 na sila, kaya nilagay na namin sila dito. Then after 2 weeks, ilalagay namin dun sa growing area 3. Sa may lupa na. Yun ang aming ginagawa dito para iwas mamatayan at mas madalis silang lumaki. Para mas mabilis silang lumaki, yun yung advantage. Then yung nanay nito, ang kagandahan nito, mangiiklog agad yun after 2 weeks pag makarecover siya. So nagtataka kayo, wala kaming ilaw. Ngayon summer, kasi mainit, yun na kami nag-iilaw. Less pa yun ng expenses natin. So hindi na kami nag-iilaw, pero pagdating ng tagulan, yun, kailangan ng mga to ay may ilaw. Para yung init ay mamatinili sila, manatili yung init. Pero dito ngayon, ang ginagawa namin, hindi na namin kailangan ng ilaw to. Steady na sila. So yun ang vlog natin for today, matutunan tayo na dito tayo sa ating nilagay na namin dito sa loob ng breeding area namin, yung silungan, dito na namin sila nilagay. So meron pa tayong iniintay na 10 na ducks na namimisa, 10 pa tayo namimisa namin for this breeding season talaga. At naniniwala ko na sa summer talaga breeding season, pangkwan na to, mahigit 50 na kami na papisa namin. Siguro nasa 60 plus na kami at marami pang mamimisa. So yun yung kagandahan ng summer. Talagang bigyan mo ng pagkain itong mga ducks natin. Tips pala sa mga nandyan na nanonood, maganda na pagpakain din sa mga pato para mangiklog sila yung palay. Kumuha ka ng palay nga doon, RJ, para pakain natin sila para makita nila yung kain ng palay. Sarap yung palay kasi magpapapaiklog din sa ating mga alagang pato. So yan, antayin natin yung ibibigay palay na palay. Sinasabi ko na pang paiklog din sa mga breeder natin. Yan, palay po. Yan yung pinasekreto namin dito sa aming duck farm, na yung palay po yung pinapakain namin para mas mabilis silang mangiklog at mas mataba yung mga alaga natin pa. So yun yung vlog natin for today, na may natutunan tayo. I'm Jeff17TV. And kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe nga, mag-share na. At God bless po. Happy farming!